Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Dinala na po sa kalsada ng ilang grupo ang kanilang pag-alma sa pagbangga ng isang Chinese vessel sa bangkang Gemvir 1 ng mga mangingisdang Pinoy sa Recto Bank. Panawagan pa nila magkaroon ng pangil si Pangulong Duterte sa magiging hakbang kaugnay sa insidente. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Jam, si Sante Caico. Jam? Yes, Connie, Rafi, dito sa may Rizal Park, sinunog ng mga aktivista ang ginawa nila mga watawat ng bansang China bilang simbolo daw ng pagkondena sa pagbangga ng isang Chinese vessel sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda noong June 9 sa may Recto Bank malapit sa Palawan. Nagpahayag din ang labor group na Defend Job Philippines, Kilusang Mayo 1 at Kabataan Party List ng pagkadismaya sa paglarawan ni Pangulong Duterte sa pangyayari sa Recto Bank bilang isang little maritime accident. Sabi ni Christian Lloyd Magsoy, spokesperson ng Defend Job Philippines, tila minamaliit lang ng Pangulo ang nangyari. Gayong mismong Philippine Navy na ang nagsabing binangga ng Chinese vessel ang bangka ng mga Pilipino. Inamin na rin daw mismo ng Chinese government na iniwan nga ng Chinese vessel ang mga mangingisdang Pinoy matapos lumubog ang kanilang bangka. Sabi ni Kabataan Party List Representative Sara Elago, kung gaano katapang si Pangulong Duterte sa ibang issue, ganun din ang hinahanap na tapang ng ating mga kababayan pagdating sa issue sa China. Maganda raw na tignan bilang inspirasyon ang karanasan ng Vietnam at ibang bansa na nanindigan sa kanilang teritoryo para sa kanilang sovereignty. Panawagan ng mga grupo, dumulog sa international community para humingi ng suporta. Kaya naman doon natin ipaglaban ang ating sovereignty sa mapayapang paraan at nang hindi umaabot sa giyera. Mabilis lang at mapayapa naman ang programa at hindi na sila binantayan ng mga pulis. Matapos ng 30 minuto, kusa naman na umalis ang mga rallyista. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila, Connie Rafi. Maraming salamat, Jam, si Sante Caico.